Natatanong mo ba sa sarili kung ano talaga yung purpose ng Diyos sa iyong buhay? O marahil, gusto mo makaramdam ng importansya dito sa mundong ito, pero hindi mo alam kung paano mo ito gagawin. Kaibigan, ito yung nais ng Diyos. Gusto ng Diyos na pagpalain ka niya. Pagpalain niya yung kanyang mga anak. At ito ay gagawin niya, hindi sa pamamagitan ng mga anghel, kung hindi sa pamamagitan mo. Gusto kanya maging kamay at bibig dito sa mundo. Ang dahilan kung bakit ka pa may buhay ngayon ay para bigyan ka ng pagkakataon na isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Jesus. Gusto kanya magkaroon ng relasyon sa kanya. Patawarin ang iyong mga kasalanan, maging kabilang ka sa kanyang kaharian. Bigyan ng kakayahang espiritual, pagpalain sa lahat ng area ng buhay mo upang maging pagpapala ka din naman sa iba. At kapag hindi mo ito natutupad sa iyong buhay, ay sinasayang mo ito. Sabi ni R.C. Sproul, "One of the worst things we can ever do is to waste the gifts that God has given to us." Narealize ko na kailangan nating magkaroon ng bagong pananaw patungkol sa pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos gaya ng oras, kakayahan, at pananalapi. Kailangan nating huminto sa pag-iisip na gamitin lang ang mga blessing na ito para sa ating pansariling kaginhawahan at kalayawan. Kung hindi, dapat nakatuon tayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos na magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang ibig sabihin ay ang dahilan kung bakit ka tutulong sa nangangailangan o magbe-bless ng iba ay hindi lang dahil sa naawa ka sa kanila, kung hindi dahil ikaw ay kinaawaan ng Diyos, pinatawad at pinagpala. Kaya ngayon, ay ikaw naman ay nagpapakita din ng kaawaan sa iba. Narealize mo na hindi ka din karapat dapat kaawaan, pero kinaawaan ka ng Diyos para iligtas. At ngayong ligtas ka na at kabilang na sa kanyang kaharian, ay sinasabi mo sa kanya na, "Lord, pinagpala mo ako at niligtas, kaya gamitin mo ang aking buhay para magpala at magligtas din sa iba." May isang hari ang nag-iwan ng malaking-malaking bato sa gitna ng daan. Nang dumaan ng kanyang mga opisyal ay nagbulungan ng mga ito habang nilalagpasan ng bato. Ano ba naman ang hari natin? Hindi man lang asikasuhin ang pagpapaalis ng bato na ito, eh laking perwisyo ang ginagawa nito sa atin. Sumunod, mga kawal naman ang dumaan at iba pang mamamayan. Pero ganun pa din, iniwasan lamang ng mga ito ang malaking bato. Maya-maya ay may isang magsasaka ang dumaan at kumuha ito ng isang malaking sanga para matungkab niya at mapagulong ang malaking bato. Nung natanggal niya ang bato, ay may nakita siya sa ilalim nito na maliit na bag at may sulat na nakasama. Nakalagay sa sulat, "Salamat sapagkat ikaw ay tapat na tagapaglingkod ng kaharian." Maraming taong dumaan at nilagpasan lamang ito, pero ikaw lang ang naging responsable na tanggalin ito at maglingkod sa aking kaharian. Ang kagaya mo ang kailangan ng mamamayan ng aking kaharian. Tanggapin mo ang bag ng ginto na ito dahil isa kang tapat na tagapaglingkod ng aking kaharian. Alam mo, naiisip ko tuloy kung anong ginto o reward o pagpapala ang hindi mo natatanggap dahil hindi ka nagkakaroon ng pagnanasang maglingkod at magpala sa iba para sa ikapagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Nilalagpasan mo lang ang mga opportunity na maglingkod at iniisip mo pa na dapat magpadala si Lord na mag-share ng gospel dito o maglilingkod para dito kasi sakit sa ulo ang taong ito. Kaibigan, mali. Huwag mo sayangin ng pagkakataon na ikaw ang gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng taong yan. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano-ano ang mga prinsipyo ng pagpapala at paano tayo magbe-bless ng ibang tao para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tapusin mo ang mensahe na ito upang malaman mo kung paano magkakaroon ng saysay ang iyong buhay para sa kaharian ng Diyos. Magandang araw muli mga ka-Watchy. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng Bible study group ay message nyo lang kami.
type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Siya nga pala ay meron na tayong live worship service gamit ang app Live. Pwede na namin kayong ipanalangin live at hindi lang sa chat box. Ang worship service natin ay 10 a.m. every Sunday. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Then kung gusto mo namang parangalan ng Diyos sa buhay mo, ay inaanyahan ka din naming sumulat ng iyong patotoo na isasama namin sa ating mensahe. Mapapanood ito ng libu-libong tao na magpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Type mo sa comment section ng patotoo at bibigyan namin kayo ng guide kung paano nyo isusulat ang inyong testimony. Kung kayo ay taga Morong o Teresa, inaanyahan namin kayo na dumalo sa CCF Teresa Bible Study na ginaganap sa Cafe Sia tuwing Linggo alas 3 ng hapon. Hanapin nyo lang sa Facebook page nila ang CCF Morong Teresa at pwede kayong mag-message sa kanila doon kung merong kayong katanungan. Okay, balik tayo sa topic. Bago natin pag-usapan kung paano ba tayo magiging pagpapala sa iba, ay alamin muna natin kung ano-ano ang prinsipyo na makikita natin sa Bible patungkol sa blessing. Ito ay ayon sa ibinahagi ni Pastor Rick Warren. Number 1, your blessings should flow to others. Ang mga pagpapala na natatanggap mo daw ay kailangan dumaloy papunta sa ibang tao. Sabi sa salita ng Diyos na ikaw ay pinagpala hindi lamang para maging masaya ka at maging komportable sa buhay, kung hindi ikaw ay pinagpala upang magpala din ng iba. Sabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12:2, "Mararamihin ko ang inyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami." Ang sabi dito ay pagpapalain si Abraham para saan? Para dumami ang ipon sa bangko at dumami ang ari-arian? Hindi, ang sabi dyan ay pagpapalain siya para maging pagpapala din sa iba. Ito ang unang batas ng pagpapala. Number 2 na prinsipyo ay when you bless others, God takes care of your needs. Kapag ikaw ay nagpala ng iba, ay bahala naman ng Diyos para sa iyong pangangailangan. Ito yung tandaan mo, kaibigan, kung ikaw ay natatakot magpala ng iba. Walang hindi pwedeng gawin ng Diyos sa mga taong nagnanasa na tumulong sa iba. Sa katunayan, ay kung magfo-focus ka lang kung paano mo mapagpapala ang iba, ay sisiguraduhin ng Diyos na mabibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 18:29-30, sinabi sa kanila ni Hesus, "Tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan." Kaibigan, kung mas pahahalagahan mo na tuparin ang layunin ng Diyos sa kanyang kaharian na tulungan ang mga naliligaw, nahihirapan at iligtas sila, ay aakuin ng Diyos ang responsibilidad ng pagbigay sa iyo ng kailangan mo sa buhay mo dito sa lupa at hanggang sa susunod na buhay. Narealize ko na ang pamamahala ng Diyos para sa pagbigay ng iyong pangangailangan ay ang totoong blessing. Bakit? Kasi hindi ang stockbroker mo ang magmamanage ng fund mo. Hindi ang bank manager ang mamamahala sa'yo. Hindi ang insurance company ang mamamahala sa'yo. Kung hindi ang Diyos mismo na source ng lahat ng pagpapala. Number 3 na batas ng pagpapala ay your blessings to others will come back to you. Alam mo ba na ang blessing na binigay mo sa iba ay babalik din sa iyo? Kaya mas marami kang pinagpala o pinaglingkuran na tao ay mas maraming pagpapala ang matatanggap mo mula sa Diyos. Sabi sa Lucas 6:38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo."
Tandaan mo na hindi papalamang ang Diyos sa iyo pagdating sa pagbibigay. Hindi siya papayag na mas malaki ang binigay mo kaysa sa binigay niya sa iyo. At ang panghuling prinsipyo sa blessing ay the more God blesses you, the more He expects you to help others. Kaibigan, kung ikaw ay pinagpala niya, ay inaasahan niya sa iyo na hindi mo ito gagamitin para sa sarili mo lang. O hindi, gagamitin mo ito para sa pagtulong din sa iba. Sabi sa Lucas 12:48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Kaibigan, ang sabi dito ay the more ka binibless ng Diyos, ay the more niya inaasahan na ikaw ay magpapala din ng iba. Kaya kaibigan, huwag ka matakot na magbahagi ng iyong blessing sa iba. Kung hindi, maging generous ka sa iba at mas magiging generous din ang Diyos sa iyo. At mas lalo niyang aasahan na maging generous ka din sa iba dahil mas marami kang tinanggap mula sa Kanya. Ngayong nalaman na natin ang mga prinsipyo o batas sa pagpapala, ay alamin naman natin kung paano ba tayo magpapala ng ibang tao. Number one na paraan kung paano tayo magiging blessing sa iba ay blessing by association. O pagpapala sa iba dahil ikaw ay nakasama nila o nakabahagi sa kanilang pamilya o organisasyon. Ang isang halimbawa ay si Joseph na naging alipin sa bahay ni Potiphar. Sabi sa Genesis 39:5, at nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong Yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Sabi dito ay mula ng pamahalain si Joseph sa bahay ni Potiphar na taga-Ehipto ay pinagpala na ito ng Diyos. Pinagpala ito hindi lang ang mga bagay o ginagawa sa kanyang bahay, o hindi pati sa kanyang bukirin o negosyo. At kung babasahin natin ang buong istorya ni Joseph, hanggang sa maging pangalawang mataas na pinuno siya sa Ehipto, ay paulit-ulit siyang naging pagpapala sa kahit saan man siya mapunta o kahit anuman sitwasyon. Naging pagpapala siya sa kulungan at naging pagpapala din siya sa hari ng Ehipto at mamamayan nito. Now, bakit kaya nakaka-apekto ng pagpapala si Joseph sa iba? Bakit kaya kung kahit nasaan siya ay nagkakaroon ng pagpapala? Basahin natin sa Genesis 39:3, at nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay suma sa kanya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Wow! Kaya pala ganun na lang ang epekto ng pagpapala sa iba ni Joseph ay dahil ano daw yung nasa talata? Ang sabi ay suma sa kanya ang Diyos. Sa NIV version, ang sabi doon ay God is with Joseph. Hindi pinagpala si Potiphar dahil matalino at malakas si Joseph, kung hindi dahil nasa kanya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. May lumalago siyang relasyon sa Diyos. Yung kanyang pagsunod at devotion sa Diyos ay kitang-kita sa buhay niya. Hindi niya ito maitago. Kusa itong nakikita sa kanyang pananalita, kilos, katapatan, kasipagan at pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi sa talata ay nakita ng kanyang boss na nasa kanya talaga ang Diyos, kaya pinamahala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. At dahil dito ay napagpala ang sambahayan ni Potiphar. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili, nakikita ba sa iyo ng mga taong nakapaligid na nasa iyo na ang Diyos? Na gustong gusto kanilang kasama kasi dahil sa iyo, sila ay nabibless. Na kapag nakikita ka ng mga tao, ay gusto kanilang maging pinuno o miyembro ng kanilang samahan. Kasi alam nila na nasa iyo ang Diyos. Na pagdating sa iyong trabaho, yung boss mo, ikaw ang pinagkakatiwalaan. Kasi alam niya na nasa iyo ang Diyos, na ikaw ay may malalim at lumalagong relasyon sa Diyos. Tanungin natin ito sa sarili, sino ang mga taong nagpapasalamat sa iyo dahil nakilala ka nila? O naging asawa ka? O kanilang magulang
Nagpapasalamat sila sa iyo dahil nakilala din nila ang Panginoong Jesus. Nagpapasalamat sila sa iyo dahil pag andyan ng presensya mo ay lumalakas ang loob nila. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Napagpapala sila sa iyo dahil ang mga payo at pamamaraan mo sa buhay ay hindi kagaya ng pamamaraan ng mundo. Kaibigan, ang paglakad mo kasama ang Diyos at ang pagsunod mo sa Kanya ang magbibigay ng pagpapala sa iba. At habang pinagpapala ka ng Diyos ng karunungan, kalakasan, abilidad at iba pa, ay nagiging pagpapala naman ito para sa iba. Sa kabaligtaran naman, ay tandaan natin ito na kung wala sa iyo ang Diyos, kung hindi ka intimate sa Diyos at lumalago ang iyong pagmamahal sa Kanya, ay hindi ka magiging pagpapala, kung hindi magiging sumpa ka pa para sa iba. Gusto ng Diyos na maging pagpapala tayo sa iba. Pero kung wala siya sa iyong buhay, ay hindi ka din makakapag-bless ng iba. Maaring sinasabi mo, hindi ako magiging sumpa sa kahit sino. Kaibigan, alam mo ba na may mga magulang na gustong pagpalain ng kanilang anak pero hindi niya napapansin na nagiging sumpa ang epekto niya sa kanyang anak sa halip na pagpapala? Halimbawa, may isang anak na nakakilala sa Panginoong Jesus at nagpasya siya na mag-aral sa isang theological school o kaya maging missionary, pero dahil sa wala naman ang Diyos sa kanyang mga magulang ay hindi nila ito susuportahan. Wala namang intensyon na masama ang magulang sa anak. Kaya lang ay yung layunin nila na pagpalain ng anak sa sarili nilang paraan ay nagiging balakid para sa malaking pagpapala na matupad nung anak ang plano ng Diyos sa buhay niya. Naalala ko 10 years ago ay meron kaming kaibigan na nagkakaproblema sa kanyang marriage at ang payo ng kanyang mga kasamaan sa trabaho at ibang kaibigan ay hiwalayan na ang kanyang asawa dahil sa mga ginagawa nito. Pero I praise God for my wife dahil ang payo niya ay huwag siya sumuko at magantay. At nagpasalamat siya sa aking asawa dahil siya lang daw ang nagpayo na huwag makipaghiwalay. Pinanalangin namin ang kanilang restoration at pagtapos nga ng ilang taon ay nag-message sa akin ng kanyang asawa. At sabi nito ay nagkabalikan na sila at magkasama ng sumasamba sa Panginoon. Kaibigan, ano yung point? Kung wala ang Diyos sa iyo, hindi ka intimate sa Kanya, hindi ka magiging pagpapala sa iba. Bakit? Kasi maiimpluwensyahan mo ang mga taong nakapaligid sa iyo sa pamamaraan ng mundo at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Kung wala ang Diyos na nagpapatnubay sa iyo, kung wala ang paghahanap mo sa Diyos at pagsisikap na masunod ang kalooban niya, ay walang pagpapala na darating sa iyo. Naaapaw para makapagpala ka naman sa iba. Eh Kuya Mike, paano yan? Eh Kristiyano naman ako kasi nagwo-worship ako pag Sunday sa isang Christian church. Kaibigan, pwede kang uma-attend ng isang gawain pero wala kang lumalagong relasyon sa Diyos. Hindi ka intimate at hindi ka lumalakad sa kalooban niya. Kaya ang mga taong ito ay sa halip na makapagpala ng iba ay nakakapagdala pa ng sumpa para sa iba. Ano ibig ko sabihin? Ang mga propeta noong panahon ni Malakias ay mga churchgoers din. At hindi lang sila churchgoers, kung hindi sila ay may responsibilidad din na mag-minister sa mga tao papunta sa Diyos. Kaya lang ay mas pinipili nila ang sariling paraan kaysa sa paraan ng Diyos. Hindi naman dahil sa gusto nilang gumawa ng masama. Kung hindi lang talaga sila nagsisikap na makilala ang Diyos ng buong puso araw-araw. Kaya kinausap sila ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sabi sa Malakias 2:2, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga pari. Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon sapagkat hindi ninyo isinasapuso ang aking utos. Narealize ko, may mga pagpapala sa atin na minsan ay sinumpa na ng Diyos at hindi yun magiging kapakinabangan sa atin. Bakit? Ang sabi sa talata ay hindi natin sinasapuso ang utos ng Diyos. Maaring nagsisimba tayo linggo-linggo, pero pumapasok sa kanan tenga at lumalabas sa kaliwa ang salita ng Diyos. Pag Lunes hanggang Sabado ay hindi mo hinahanap ang Diyos at hindi ka excited na malaman ang direksyon niya sa iyo araw-araw. Nakakalungkot kasi
yung pinagkakaabalahan mo ay magiging sumpa sa iyo. Yung inaakala mo na blessing ay magiging dahilan para mas lalo kang mapalayo sa Diyos at hindi mo magawa ang panawagan niya sa iyong buhay. At ang masakit pa nito ay maraming tao ang madadala mo sa kaparehas na sitwasyon. Sabi sa Malakias 2:8, subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Narealize ko na kung hindi ka lalakad sa daan na gusto ng Diyos na daanan mo, ay marami kang maiimpluwensya ng ibang tao. Unang-una na ang iyong asawa at mga anak. Narealize ko na kahit gusto mo silang pagpalain, pero kung hindi ito sa pamamaraan ng Diyos, ay mabubulid mo lang sila sa kasamaan at magiging sumpa lamang ito sa kanila. Kaya kaibigan, simulan mo hanapin ang Diyos ng buong puso. Kilalanin mo siya ng buong lakas. Huwag ka titigil. Araw-araw ay kausapin mo siya. Ituring mo ang pakikipag-usap mo sa kanya bilang pinakamalaking pagpapala sa iyo ng Diyos. Tandaan mo na kung hindi ka masaya na kausapin siya ngayon pa lang, ay paano mo nasabi na gusto mong makasama siya sa langit? Magiging boring ang langit para sa iyo. Kung ngayon pa lang ay wala kang pagnanasa na maging maligaya sa piling niya habang narito ka pa sa lupa. Sabi ng Diyos na sinumpa niya ang mga blessing ng mga pari at manggagawa noon sa pananambahan dahil lumihis sila sa Diyos. Pansinin natin ito, nagsisimba pa din sila. Binabasa nila ang Bible sa harap ng mga tao, pero ang problema ay wala ang Diyos sa puso nila. Kaibigan, nasa puso mo ba ang Diyos? Isinuko mo na ba ang iyong buhay sa Kanya? Binitawan mo na ba ang mga bagay na nagiging hadlang para hindi mo matupad ang layunin niya para sa iyo? Gusto kang maging pagpapala ng Diyos para sa iba. Pero para magawa mo iyon, ay kailangan mong maging malapit sa Kanya at maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Maaring hindi mo kayang baguhin ang buong mundo, pero gagamitin Kanya para magbago ang iyong asawa, anak, kaibigan, magulang at katrabaho. Number 2 na paraan kung paano tayo magiging pagpapala sa iba ay blessing by example. Nakakapagpala ka sa iba dahil sa iyong halimbawa. Pag nakita ka nila ay sasabihin ng mga tao na ganyan ang itsura ng isang buhay na may relasyon sa Diyos. Ganyan ang isang buhay ng isang taong nagmamahal sa Diyos. Yan ang itsura ng buhay na gusto kong maging. Now, ang tanong, kailangan bang maging perfect? No, maraming karakter sa Bible ang nakita natin na hindi naman perfect. Pero kinakitaan sila ng buhay ng isang taong may relasyon sa Diyos. Si David ay hindi perfect, nangalo niya at pumatay pa nga. Pero naging modelo siya ng pagpapakumbaba at pag-amin ng kasalanan sa Diyos at pagbabago. At dahil dito, ang Diyos ay lalo nating nakilala na mapagpatawad pala siya at mapagmahal. Kasi si David ay pinatawad niya at lalo pang minahal dahil sa pagsisisi nito at pagbabago. Ano yung point? Ang Diyos ang bida at hindi tayo kapag tayo ay nagiging halimbawa sa iba. Kaya kapag kaya mong maging perfect, which is impossible, yun, ikaw ang magiging bida. Pero dahil sa hindi mo kaya maging perfect, ay ang bayani sa istorya ay palaging ang Diyos at hindi ang isang tao. Siya ang magliligtas at magpapalakas sa iyo upang mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Narealize ko na ang tawag sa atin ay model. Halimbawa lang, ako ay model ng isang brand ng t-shirt. Ang role ko ay isuot ito at ipakita sa tao. Ang magiging bida ay hindi ako kung hindi ang brand ng t-shirt na sinusuot ko. Ang bibili ng tao ay ang brand at hindi ako. Hindi ko kailangan magkaroon ng pinakamalaking katawan sa buong mundo at maging pinakagwapo sa buong mundo para maimodelo ko ito. Bakit? Dahil hindi naman ako ang bida kung hindi ang brand na suot ko. Ang kailangan ko lang ay ipakita na masaya ako na suot ko yung brand na iyon at mapakita na bagay at masarap itong suotin.
Ganon din naman tayo na ginagamit ng Diyos na halimbawa para sa iba. Nakikita nila sa atin kung gaano ka-joyful ang isang taong may relasyon sa Diyos. Makikita ng mga tao kung gaano ka-bless ang isang taong nagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi kahit hindi tayo perfect, ay ang biyaya o grace niya ay sapat para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaibigan, ang goal ay makilala ng mga tao na ang Diyos ay nagmamahal at nagpapatawad sa mga taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Ang mundo ay hindi naghahanap ng perfect na tao, pero naghahanap siya ng authenticity. Mga taong umaamin ng kasalanan at hindi nagmamagaling at nagmamataas. Kahit sa aming trabaho, ay kung ang isang tao na nagkamali at umamin sa kanyang kasalanan, hindi nagmatigas sa pagtanggi at humingi ng tawad at isa pang pagkakataon, ay mas binibigyan ko ito ng chance kaysa sa mga taong ayaw umamin at nagmamatigas pa. Bakit? Kasi ganun din ang puso ng Diyos. Siya ay mapagpatawad sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Kaibigan, nais ng Diyos na maging halimbawa ang buhay mo ng pagpapala sa ibang tao. Halimbawa sa Bible, nung panahon ni Elisha, ay may isang babae sa Shunem na ang buhay ay isinulat sa Biblia upang maging halimbawa sa atin. Si Elisha o Eliseo ay isang propeta. Siya ay madalas na naglalakbay sa mga bayan-bayan upang ihatid ang mensahe ng Diyos. Sabi sa ikalawang Hari 4:8, minsan si Eliseo'y pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta siya sa lugar na iyon. Grabe ang pagnanasa ng babae na maglingkod at maging pagpapala sa iba. Kaya lang ay hindi binanggit ang kanyang pangalan sa talata. Alam mo, na-realize ko, mas importante sa Diyos ang kanyang puso kaysa sa kanyang pangalan. Marahil sa kanyang paglilingkod na ito ay hindi siya nailagay sa dyaryo o social media. Baka nga wala man lang nakaalam nito sa kanilang bayan. Kaya nga ang tanong, sino lang ang nakakaalam ng ginawang pagpapala ng babaeng taga Shunem? Siyempre, ang Diyos ay nakita ang kanyang paglilingkod. Alam mo, na-realize ko na may problema ang tao minsan sa paglilingkod. Kasi iniisip niya na dapat ang paglilingkod ay malalaking gawain na magte-trending sa social media. Ito, nagbigay ako ng 30 mil sa isang pulubi. Ito, nag-donate ako dito. Dapat makuhanan ng video at ma-post sa internet. Kailangan ganito ang mga pagpapala na gagawin ko, yung newsworthy at magte-trending. Mali, kaibigan. Ano bang hinahanap na paglilingkod sa atin ng Diyos? Ganito yon. Kung may sakit ang iyong kapitbahay, dalhan mo siya ng pagkain. Hindi mo kailangan sabihin sa iba. Kung yun ang tatrabaho sa'yo, alam mo na hindi pa kumakain, ay bigyan mo ng pagkain. Kung may alam ka na pamilya na nangangailangan ang kanyang anak ng sapatos o damit, ay bilan mo ito ng tahimik. Di mo kailangang i-broadcast ang iyong pagtulong. Kung merong taong naghihinagpis at dumadaan sa pagsubok, ay puntahan mo at palakasin ng loob. Kaibigan, hindi natin kailangang gawin yung malalaking service gaya ng pagligtas ng mga tao sa isang nasusunog na building. Kung hindi, meron ng mga taong nangangailangan sa paligid mo na kailangan ng tulong mo. Marahil yung babae sa Shunem, nakita niya na dumadaan doon ng madala si Eliseo. At marahil, kailangan niya ng matutuloyan at makakain dahil galing siya sa malayong paglalakbay. Maaring yung ibang tao ay nakikita ang propeta. Yung mga lokal na pastor ay nakikita din nila ang propeta. Pero wala man lang nagmamalasakit na naglingkod sa propeta. Bakit? Kasi maaring hindi sila interesado sa paglilingkod. Ang concern nila ay kung ano ang magagawa ng isang tao para sa kanila at hindi kung ano ang magagawa nila para sa iba. Pero yung babae sa Shunem ay iba kasi talaga namang pilit na kinumbinse si Eliseo upang sa kanila ito tumuloy at kumain kahit pa nga hindi niya ito kilala ng personal. Nakakalungkot kasi minsan concern lang tayo sa ating pamilya o malalapit na kaibigan.
Kung hindi kita kilala, ay bahala ka sa buhay mo. Pero yung babae sa Shunem ay kakaiba at nakumbinsi nga niya si Eliseo na sa kanila kumain tuwing pupunta sa kanilang bayan. Tapos, hindi lang yon, gusto niya pang gawan ng kwarto si Eliseo para makatuloy sa kanila tuwing naglalakbay siya sa Shunem. Sabi sa ikalawang hari 4:9-10, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuloyan niya sa tuwing pupunta siya rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Grabe ang pagmamalasakit ng babae sa propeta para gawan pa ito na matutulugan na kwarto na may study table pa. Tapos wala din siyang hidden agenda, kaya niya ginagawa ito kay Eliseo. Wala siyang hinihinging pabor o nag-e-expect ng kahit anong kapalit sa paggamit ng kwarto. Ang puso niya ay gusto niyang tumulong. Gusto niyang magpala ng iba. Naiintindihan niya na ang kanyang blessing ay opportunity para mag-bless din ng iba at hindi para itago at gamitin lamang sa sarili. Narealize ko na ganito ang karakter na kinalulugdan ng Diyos. Hindi niya sinabi sa asawa na pag gumawa na tayo ng kwarto at pinaupahan natin, ay kikita tayo ng malaki. No, hindi siya concerned sa negosyo. Kung hindi, gusto niya magpala ng iba. At dahil dito ay gusto ni Eliseo na pagpalain niya din ng babae. Kaya't inutusan niya ang kanyang assistant. Sabi sa ikalawang hari 4:13, sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisihan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Wow, grabe! Sa halip na sabihin ng babae na, oo, pakisabi nga sa hari na kailangan ko pa ng mas maraming alipin o mas maraming lupain. O kaya pakisabi kay General na padalan kami ng protection dito. No, hindi ito ang sinabi niya. Kung hindi ang sabi niya, ay wala siyang kailangan at masaya na siya. Narealize ko kung ako yun, baka humingi ako ng magandang trabaho sa hari. Gusto ko yung kasama ako sa mga staff ng hari at ang nagpapasweldo sa akin ay ang hari mismo. O kaya hihingi ako ng health card sa hari o kaya hihingi ako ng mas mababang computation ng tax. Pero yung babae, grabe, okay lang ako, gusto ko lang maglingkod. Narealize ko na kontento at masaya na ang babae sa buhay. Nakakalungkot kasi nakatira tayo dito sa sanlibutan na laging may pagnanasa na magkaroon ng mas marami pa. Mas malaking bahay, mas malaking trabaho o negosyo, mas magandang kotse at marami pang iba. Pero yung babae, kakaiba. Naintindihan nung babae na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gulat na gulat marahil si Eliseo sa babae. Wala man lang itong hiniling sa kanya sa pagtulong nito. Narealize siya na mas nasisihan ng babae na maglingkod kaysa ubusin ng kanya mga blessings sa pansarili lamang. Tapos narealize ko din na mahirap ang ministry. Maraming hindi magtsatsaga. Bakit? Kasi ang ministry o paglilingkod ay hindi patungkol sa sarili. Ang ministry ay palaging ang nasa isip ng naglilingkod ay ang kapakanan ng ibang tao. May problema din naman ang babae. Wala pa siyang anak. Pero sa halip na may problema dito, ay iniisip niya ay kung paano siya magiging pagpapala sa iba. Isang kahihiyan sa kanila kung wala kang anak, pero hindi siya nagpa-apekto dito sa kanyang problema. Narealize ko na ang kanyang halimbawa na ito ng paglilingkod ay isang pagpapala na sa ating lahat. Bakit? Kasi ang focus niya ay hindi sa mga bagay na wala siya, kundi ang focus niya ay sa mga bagay na meron na siya at kung paano niya ibabahagi ang mga blessing na ito sa iba. Kaya lang itong si Eliseo, sobrang kulit talaga. Ano ba ang maitutulong natin sa babae na ito? Tanong niya sa kanyang assistant. Sabi ng assistant niya, alam ko na wala po siyang anak. Okay, kung ganun, tawagin mo siya. At sinabi nga ni Eliseo sa babae na next year ay may anak ka na.
At ano ang nangyari? Kahit ayaw umasa ng babae, basahin natin sa ikalawang Hari 4:17. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos isang taon mula nang sabihin ito sa kanya. Wow! Sa pamamagitan ni Eliseo ay binigyan ng Diyos ng anak ang babae. Narealize ko na ang kaibahan ng babae kila Sarah, Rebecca, Hannah, Rachel ay ang pagiging kontento niya na walang anak. At sa halip ay nais niyang ibigay ang buhay niya sa pagpapala sa iba. Dahil sa kanyang generosity sa propeta ng Diyos, ay ibinigay ng Diyos ang isang bagay na hindi kayang bilin ng kanyang pera. Ibinigay niya sa babae ang isang imposibleng bagay na makuha sa pamamagitan ng sariling lakas. Bakit? Kasi nais ng babae na maging pagpapala sa iba. Kaya nga kaibigan, tanong mo ito sa sarili, saan ka nakafocus ngayon? Sa iyong problema ba o sa iyong paglilingkod sa Diyos? Anong halimbawa ang nakikita sa'yo ng mga taong nakapaligid? Ito ba ay mga halimbawa na nakakapagpalakas ng kanilang pananampalataya sa Diyos o nakakapagpalayo pa sa kanila sa Diyos? Kapag wala ka na sa mundong ito, ay ano kaya ang maaalala ng mga taong nakapaligid sa'yo? Anong maka-Diyos na halimbawa ang pinakita mo sa kanila? And lastly, number 3, na paraan kung paano ka magiging pagpapala sa iba ay blessing because of who you know. Pagpapala sa iba dahil sa iyong pagkakilala sa Panginoong Jesus. Alam mo ba na si Abraham ay pinagpala ang maraming tao kasama na ako doon at kasama na tayong lahat? Dahil sa kanyang linya nang galing ang Panginoong Jesus. Napagpala ni Abraham ang buong mundo dahil binigay ng Diyos ang Panginoong Jesus sa pamamagitan niya. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may relasyon at alagad ng Panginoong Jesus ay ang ating pinakamahalagang blessing na pwede nating ibigay sa iba ay ang Panginoong Jesus mismo. Bakit? Kasi walang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Jesus. Sabi sa mga Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya kung meron kang relasyon sa ating Panginoon na tagapagligtas ang Panginoong Jesus, ay mapagpapala mo din ng iba na sa lahat ng ginagawa mo ay iniisip mo kung paano ka magkakaroon ng pagkakataon na maibahagi mo ang Panginoong Jesus. May isang Chinese na magsasaka na Kristiyano. Mahirap para sa kanya ang pagtatanim kasi yung tubig ay iniigib niya pa sa isang ilog. Tapos, meron siyang katabi na taniman din na mas mababa ang lupain kaysa sa kanya. Ang may-ari nito ay hindi Kristiyano. Sa tuwing nag-iigib siya ng tubig at nilalagyan niya ang kanyang pananim, ay tinatanggal nung may-ari nung nasa kabilang lupa ang harang sa pagitan nila para sa kanya dumaloy ang tubig. At dahil kilala nung Chinese na Kristiyano ang Panginoong Jesus, ay nagtitimpi siya ng galit at pinapatawad ang kapitbahay. Kaya lang ay halos araw-araw ay ginagawa ito ng kanyang kapitbahay. Hanggang isang araw ay nakaramdam na rin siya ng pagkamuhi dito. Nung nananalangin siya ay kinausap siya ng Diyos patungkol sa kanyang nararamdaman na galit sa kapitbahay at binigyan siya ng gabay kung paano niya mamahalin ng kanyang kapitbahay. Kaya kinabukasan ay bago niya punuin ng tubig ang kanyang taniman ay inuna na muna niyang lagyan ng tubig ang taniman ng kanyang kapitbahay. Ginagawa niya ito araw-araw at nang dumaan ng ilang linggo ay hindi na nakatiis ang kapitbahay at pinuntahan na siya. Sabi niya ay hindi na daw niya kaya ang baliwalain ang ginagawang pagmamahal sa kanya ng kapitbahay niyang Kristiyano. At dahil dito ay sabi niya ay gusto na rin niyang ibigay ang buhay niya sa Panginoong Jesus na kayang gumawa ng pagmamahal ng walang kondisyon sa isang tao. Kaibigan, imagine mo ito, kung inaway niya ang kanyang kapitbahay, ay makakakilala kaya ito sa Panginoong Jesus? Siyempre hindi.
Kaya kaibigan, sa bawat pakikipag-usap mo sa mga tao at sa bawat sitwasyon, ay pag-isipan mo kung paano ka magiging kapani-paniwala na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi ni Theodore Roosevelt, "Nobody cares how much you know until they know how much you care." Kaibigan, kanino ka nagpapakita ng halimbawa ng pagmamalasakit at pagmamahal? Kanino ka nagpapakita ng halimbawa ng pagpapatawad at pagmamahal ng walang kondisyon? Alahanin mo na kapag ginagawa mo ito, ay mas makikinig ang mga tao sa iyo. At mas magiging mabuting halimbawa ka sa iba na maglalapit sa kanila sa Diyos. Kaibigan, kailangan ng mga kaaway mo ang Panginoong Yesus. Kung kilala mo ang Panginoong Yesus, ay sikapin mo makipag-reconcile sa kanila upang makita nila kung sino ang nasa puso mo at sila man ay lumapit sa Panginoong Yesus. Nagpapasalamat nga pala ako sa ating mga sharer dito sa WOTG. Sila ay nagpapala ng ibang tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa Diyos na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Kayo ng mga nagtatype ng save sa comment section ay babahaginan kayo ng ating mga sharer ng kaligtasan. Bakit? Dahil kilala nila ang Panginoong Yesus. Dahil meron silang personal na relasyon sa Diyos. At dahil sila ay may relasyon sa Panginoong Yesus, ay alam nila ang puso nito na naghahangad na hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya nakaka-bless ang kanilang buhay dahil kahit busy sila ay binibigay nila ang kanilang oras para maglingkod. Wala silang inaantay na kapalit. Ang gusto lang nila ay maging blessing sa ibang tao. Kaibigan, simulan mo mag-isip ng paraan kung paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod para makakilala din sila sa Panginoong Yesus. Halimbawa, mag-offer ka na mag-alaga ng anak ng iyong kapitbahay kung pupunta siya sa kanyang trabaho. O kaya pwede kang mag-volunteer para gumawa ng mga hindi kayang gawin ng iyong kaibigan dahil may sakit siya. O kaya ipanalangin mo ang mga taong dinadala sa iyo ng Diyos. Narealize ko na ako din ay may tendency na maging selfish sa pananalangin at isipin ko lang ang aking sarili at hindi ang pangangailangan ng mga taong nasa circle of influence ko. Pakinggan natin ang testimony ng isa nating kapatid na nakakilala sa Panginoong Yesus at ibinigay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Ako nga pala si Michael De Los Santos, taga Davao City. Tinanggap ko po ang Panginoong Hesukristo noong 2019 at naging ganap na Kristiyano. Ang buhay ko noong hindi ko pa natanggap ang Panginoong Hesukristo ay maituturing kong one-way relationship. Tumatakbo ako sa Panginoon kapag may kailangan ako sa Kanya at kapag natanggap ko na ang kasagutan ng aking dasal, eh manlalamig ulit ako. Kung merong theme song ang Panginoon sa akin, ay yung kantang Kung Kailangan Mo Ako. Bihira sa bihira po ako magsimba noon. At wala po akong masasabing matibay na relasyon sa Panginoon. Pero kilala ko po ang Panginoong Hesukristo. May takot ako sa Kanya at alam ko siya ang Diyos. Pero wala akong relasyon sa Kanya. Hindi ko alam na si Hesukristo ang nagtubos ng kasalanan ko. Hindi ako nagbabasa ng Bible at maraming Bible study invitations ang tinanggihan ko. Nagbago ang lahat noong December 2019. Kaming pamilya ay naimbitihan mag-attend ng isang Sunday service na kung saan ang pastor ay classmate ng aking may bahay. Bilang respeto kami ay umattend at doon ko naramdaman ang presensya ng Panginoon na matagal ko nang hinahanap. Doon nabuhay ang aking pagmamahal sa ating Panginoon. Maraming mga answered prayers at blessings na dumating sa buhay namin kagaya ng pagkuha sa akin bilang isang trainer at programmer sa isang Christian school dito sa Davao City. Dito ko napatunayan na inilid ka ng Panginoon sa lugar na kung saan mas lalong lalago ang aking pagmamahal sa Panginoon. Ngunit dumating ang pandemic at naudlot ang aking pag-attend ng Sunday service. In short, natigil ang aking pagsimba at pansamantalang nahinto ang paglagong espiritual. Pero sadyang napakabuti ng Panginoon, habang ang iba ay nawawala ng trabaho, during pandemic, ako naman po ay na-regular sa trabaho at nakakuha ng mga sidelines at nakuha ring programmer full-time sa isang company sa Manila
kahit ako ay nasa Davao City. Bago matapos ang 2020, dumating ang pagsubok sa amin. Ang buong pamilya ko ay tinamaan ng COVID-19. Muli lumapit ako sa Panginoon at muling nagdasal na sana ay malampasan namin itong mga pagsubok na ito. Doon ko kinausap na batimtiman ng Panginoong Hesukristo at humingi ng kapatawaran at humingi ng panibagong pagkakataon sa Kanya. Nalampasan namin ang pagsubok, ngunit ang aking father-in-law naman ay binawian ng buhay dahil sa COVID. Pero sa halip na questionin ng Panginoon, tinanggap namin ang kanyang plano at nagsimulang magsilbi sa kanya. Dito rin ako nagsimulang magbasa ng Bible. Nagkaroon ng devotion, nanood ng mga preaching sa CCF, at doon ko nalubusang na-enjoy ang pagbasa ng Bible at mas naging eager makilala ng lubusan ang Panginoong Hesukristo. Napanood ko si Brother Mike sa YouTube nung time na gusto kong makilala si Jesus ng lubusan. Doon din ay naging miyembro ako ng isang D-group. Ngunit hindi pa pala tapos ang Panginoon sa paghubog sa akin. Nung ako ay nagpresenta sa WordG na mag-volunteer para gumawa ng website nila, natupad naman iyon kasi gusto ko mag-serve sa WordG. At hindi lang yon, dinala ako sa training ng mga D-group facilitator at natapos ko ito ng buong saya at kapanatagan ng loob. Sa 39 years ng aking buhay, ako po ay 41 na ngayon, hindi ko po naranasan magbasa ng Bible. Pero binigyan ako ng oportunidad ng Panginoon na mag-handle ng D-group at matutunan ang pagbabasa at pag-intindi ng Biblia. Sa ngayon po ay may 2 D-group po ako na hinahawakan at nag-volunteer din po ako sa evangelism. Sa aming simbahan naman ay ako ang in charge sa mga IT na gawain para sa mga activities at isa sa mga primary leaders. Dito ko napagtanto na kapag binigay mo ang buhay mo kay Kristo, bibigyan kanya ng maraming pagkakataon para makapaglingkod sa kanya. Sino bang mag-aakala na ako ang dating halos tanggihan ng lahat ng Bible studies invitation na hindi marunong magbasa ng Biblia ay bibigyan ng pagkakataong mag-handle ng isang Bible D-group at makapaglingkod sa ating Panginoon. Kung hindi ko siguro sinuko ang aking buhay sa kay Kristo ay tatanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas, malamang hindi ko mararanasan ang mga transformations na ibinigay niya sa akin at hindi ko malalaman kung gaano ako o tayo kamahal ng ating Panginoon. Tunay na kaibuti ng Panginoon sa atin. Iiwan ko po sa inyo itong Bible verse from Psalms chapter 33 verse 4. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Salamat Panginoon, salamat Kuya Mike, at salamat sa Watchy. To God be all the glory. Maraming salamat sa iyo, Brother Miggy, sa iyong nakaka-bless na testimony. Salamat sa Diyos dahil ikaw ay patuloy niyang binabago at patuloy ka na nagiging instrumento para sa ikapagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Ikaw ay isang halimbawa ng taong inuuna ang kapakanan ng iba. Kaibigan, kung kilala mo ang Panginoong Yesus kagaya ni Miggy, ay magsimula ka ng sumunod sa Kanya na ipakilala mo ang Panginoong Yesus sa iba. Mag-isip ka ng paraan kung paano mo ipapakita ang pagpamalasakit mo sa iba. At kapag ginagawa mo ang pagpapala sa iba, ay magkakaroon ka ng satisfaction sa buhay. Maraming tao ang naghahanap ng kaligayahan sa maling bagay, kaya hindi nila natatagpuan ang pangmatagalan na joy. Ang iniisip nila ay ang kaligayahan ay makikita sa dami ng pera at ari-arian. Pero mali, dahil ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa tatanggapin mo kung hindi nakukuha sa kung ano ang ibibigay mo para sa iba. Kaya nga, tandaan mo ito kaibigan, ang buhay ay patungkol sa Diyos at paglilingkod sa iba. Mas lalo mong binibigay ang sarili mo sa iba, ay mas lalo kang tatanggap ng kaligayahan na dadaloy sa buhay mo. Sabi ni Pablo sa mga taga Filipos 2:17, kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Wow, grabe! Kahit alam ni Pablo na sa ginagawa niyang paglilingkod ay anytime pwede siyang patawan ng kamatayan. Pero ano sabi niya? Ako ay natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo
Grabe, parang sinasabi niya na okay lang mamatay ako. Masaya ako basta makita ko lang kayo na may pananampalataya sa Panginoong Jesus at kayo'y naligtas. Narealize ko na ang sikreto ng joy na hindi nawawala ay nasa paglilingkod at pagbibigay ng sarili. Kaibigan, marahil gusto mo ding maglingkod sa Diyos, kaya lang ay hindi ka makakapaglingkod sa Kanya ng buong puso kung wala pa siya sa iyong buhay. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya ngayon at manampalataya ka na ang Panginoong Jesus ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Ngayon nga ay sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagpapatawad mo sa lahat kong kasalanan. Mula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Tulungan mo ako na maging instrumento mo para sa pagbabahagi din ng iyong kaligtasan sa iba. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusuport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Kung ikaw naman ay may katanungan na gusto mong sagutin namin, ay ilagay mo lang sa comment section at sasagutin niya ni Pastor John Collis. Mag-subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel at antabayanan ang mga tanong na sinasagot niya linggo-linggo. Ang link ay may kita nyo sa description. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa iyo. Sabi sa Psalm 67:1-2, God be gracious to us and bless us and cause His face to shine upon us that your way may be known on the earth, your salvation among all nations. Narealize ko na hindi masama na hilingin natin sa Diyos na pagpalain tayo. Sabi dito, Lord, bless me, and cause your face to shine upon me. Lord, ang iyong mukha ay hayaan mong magningning sa aking buhay. Hayaan mo na ang pagmamahal mo ay magningning sa aking buhay. Napagpalain mo ako para makita ng mga tao ang iyong kabutihan at biyaya. Then bakit gusto niya na pagpalain siya ng Diyos? Para makita ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos sa kanya. Ang ibig sabihin ay, Lord, gawin mo akong isang patunay ng pagliligtas mo. Hindi kanila nakikita, pero i-bless mo ako para makapag-bless din ako sa iba upang makita nila ang salvation o ang kaligtasan na ino-offer mo sa amin. Noong araw ay nagkaroon ng pagdududa ang mga Israelita sa pamumuno ni Aaron at Moses. Kaya ang ginawa nila ay ang kanilang mga tungkod ay nilagay nila sa toldang tipanan upang piliin ng Diyos ang kanyang tagapaglingkod na mamumuno sa kanila. Nilagay ni Aaron ang kanyang tungkod kasama ng 11 pang tungkod na nagre-represent sa 11 pang lipi ng Israel. At kinabukasan nga ay ito yung nangyari sa mga bilang 17:8. Kinabukasan nang pumasok sa toldang tipanan si Moises, nakita niya may usbong ang tungkod ni Aaron. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra. Wow, grabe!
ang lahat ng tungkod ay nanatiling tungkod lang, pero ang tungkod ni Aaron ay nagkaroon ng usbong, bulaklak at namunga pa ito ng almond. Anong ibig sabihin nito? Ang tungkod ay puno ng buhay at pagpapala, samantalang ang ibang tungkod ay nanatiling patay, walang buhay, walang pagpapala. Narealize ko na ang mga taong ginagamit ng Diyos ay gusto din niyang bigyan ng pruweba na nakikita at nahahawakan upang makita ng mga tao na siya ang nagbigay ng himala sa buhay ng kanyang follower o ng kanyang tagapaglingkod na ginagamit niyang patotoo sa kanyang kaharian. Kaya kaibigan, kung gusto mo maligtas ang asawa mo, boss mo, kaibigan, ay simulan mong ipanalangin sa Diyos na, Lord, bless me. Let your face shine upon me. Na makita ng mga tao na ikaw ang kumikilos sa buhay ko at lumapit sila sa iyo upang maligtas. Kaibigan, ito ang purpose ng iyong buhay. You are blessed to bless others. Dalayan ko na simula ngayong araw na ito ay maging pagpapala ang iyong buhay sa maraming tao. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!